Pa-flashing na siya. Okay. Hey guys, welcome again dito sa aking panibagong video. At para sa video na to, okay, may nabasa kasi akong comment. Okay, so ito ay galing kay RJMA TV. At ang sabi niya ay, ano po ang modules? Okay, so ginawa ko tong video na to, okay, para sa kanya and also for those people na nagtatanong about the modules sa Magus Manager. Okay, so last time kasi may video yata ako na about sa Magus Manager, okay, and naiano ko doon yung about sa module. So so this video is for the module sa Magus Manager. Okay, so ito yung aking Magus Manager, so i-open ko lang. Okay, so ano ba tong Magus Manager nito? Magus is a base module applications. Okay, so napakalinaw niya na this Magus is may mga modules exist for this Magus manager. So meaning is just a sort of modification of Android using these module applications. Okay? So ibig sabihin hindi lang siya for to root the smartphone or the Android smartphone. Okay? And this module is nakalagay na talaga siya mismo sa Magus. Okay, manager. So first kailangan ko lang munang i-connect sa internet. Okay, para lumabas yung mga modules downloads. Okay. So kanina walang download kasi hindi naka-connect sa internet. And now we have a downloads here. So ito yung medyo mabaga. Kaka-open lang kasi ng Wi-Fi. Okay. So ito yung mga module dito sa Magus Manager. Okay? So pwede niyo siyang i-download pero hindi actually lahat para sa inyong smartphone or para sa inyong Android phone. Okay? So merong nakalagay kasi diyan kung yung ibang mga module kung para saang phone sila or para saang Android version sila. Okay, so meaning hindi talaga siya pupwede sa lahat ng users. Okay? Ayan. So paano natin dina-download yan? May icon naman diyan kung paano siya i-download. Okay? And magsasample naman tayo kung paano natin siya i-download. Okay? So ito ang modules. And once na nakapag-download ka na, andito yung modules. So kita nyo meron akong modules dyan na dinownload kanina. So sample ko sana. Ito ay a Viper 400 FX. But since hindi siya gumana dito sa aking phone, so erase ko siya mamaya. Ang nakalagay dyan, module will be removed at the next reboot. So we need to reboot the system bago natin siya matanggal or simply uninstall dun sa kanyang icon or dun sa app na yan. So let's sample tayo ng magda-download tayo ng module. Okay. So ito guys, ito i-download natin yung itong module na to, itong bench kit na to. Okay. So hit nyo lang tong download icon na yun. Ayong yun. And then we have two choices here. The install and download. Kapag ka dinownload nyo yung zip file, download lang. So magda-download lang yung zip file. And then kailangan nyo pang i-install using custom recovery. Gaya ng TWRP custom recovery. Or simply directly sa phone nyo by copying this install. Okay? So pwede ko naman na i-directly. Okay, so install. So nagda-download na siya dito. Ayan. Si Bench Kit, okay, version 2.2. And so hintayin lang po natin. Okay. Nangyari. So error download again. Ulit. Okay.
Okay, so download, install, sunset. Install. So ayan, nagda-download na siya ulit. So hintayin lang po natin matapos, and then automatically mag-install na siya dito sa ating device, and nagpa-flashing na siya. Okay. Ayan. So ayan. And then may lalabas dito sa baba na reboot. Of course, we need to reboot the system. Okay. Ayan. So nagre-restart na yung ating smartphone. So hintayin lang po natin. So guys, yun yung kagandahan ng rooted phone. So may mga modules na siya, nakalagay na talaga sa Memphis, na pwede nyo install. Okay. Ayan. So wait lang natin guys, na mag-open yung aking phone. So ayan guys, na-open na yung aking phone, and kung pampansin niyo dito guys, meron na tayong dalawang application na naka-install dyan. Okay, so isang touch latency. Okay, ayan, so touch. Okay, and we have a ball. Hindi ko alam po anong application ko actually. And we have a UI bench. Okay. And from this UI bench, meron tayong general inflation. So general tayo. Ayan. So ayan yung mga nakalagay dito sa general GL texture view. Ayan. Actually, hindi ko rin siya alam kung anong gamit nitong UI bench na to. Okay. So text layout. Okay. So guys, baka may nakakalam kung ano ba tong UI bench na to. Hindi ko rin siya alam talaga. So rendering, shadow grid. Okay. So ayun guys. Okay. So ganun lang ang gamit ng ating module dito sa Magis manager na to. And then kung gusto niyo tanggalin yung application na yon, just simply tap these three lines from the left upper corner, and then may modules tayo diyan. Ayan. Kanina may buy for Android FX tayo, so natanggal na siya. Kung gusto niyo tanggalin lang, hit niyo lang yung yan, trash can, and then mamaya pag nag-reboot ng ating phone, okay, mawawala na yung module na yun. Okay, so try natin reboot yung ating system again. At ang kagandahan, okay, at ang kilalang-kilalang module when it comes sa Magis Manager ay ang Expose Framework. Ayan. Para din siyang ano, a Magis Manager na may mga modules din na pwede kayo mag-download ng application. Okay, so let's open again the Magis Manager. Okay. So, titignan natin sa module. Okay. So, wala na tayong module na nakalagay dito. Okay. So, ganun lang siya, guys. And guys, kung may katanungan pa kayo, comment lang kayo sa baba. At sasagutin natin yan hanggat sa kaya natin sagutin, guys. So, I hope na nagustuhan nyo itong video na to. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please hit the subscribe button. And of course, then bell icon para ma-notify kayo every time na mag-upload ako dito sa aking YouTube channel. So thank you very much guys, and don't forget of course to hit the thumbs up. Okay, and thank you so much guys, and
Be safe sa lahat and God bless to all.